sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Isa pang sakit na talagang madami pong nagkakaproblema ng ganito ay yung TB. Ayan, tuberculosis. Yung programa ng ating gobyerno, libre naman yung mga gamot. Although sa mga private clinics, hospitals, mayroong mga pwedeng ibigay na hindi libre. Ano, sa gobyerno libre yung gamutan pagdating sa TB. So pag-usapan natin ito ngayong gabi, yung mga pwede nating gawin para maiwasan natin, makapag-ingat tayo, at mamaya yung mga home remedies na pwedeng makatulong. It's a serious infectious disease. Ito'y sakit sa baga, 'di ba? Mapapansin nyo yung pagpayat, pagkakaroon ng ubo. Although merong iba na hindi naman pumapayat, pero mapapansin nyo na kahit na nag-antibiotics na, yung ubo, hindi nawawala. Tapos pagka nagpa-x-ray, dun makikita na maaring merong tuberculosis. Pwede itong kumalat, pwedeng makahawa from one person to another. Yan, sa pamamagitan ng mga droplets. Yan, parang yung sa COVID-19. Ano? Pagka kayo ay umubo or suminga, pwedeng mapunta sa ibang tao. Yung ganitong kaso ay nagiging problema, tumaas ng tumaas. Alam niyo, since sabi nga 1985 sa Amerika, dumami yung kaso. Dahil ang tinitingnan ay yung emergence ng HIV. Kasi merong mga ganitong kaso, nagkakaroon ng TB yung mga AIDS patient dahil nga sa mahina ang immune system. So, isa ito sa pwedeng ikamatay. Pero dahil nga sa mga strictong program kahit sa Amerika, since 1993, medyo bumaba na yung nagkakaroon ng ganitong problema. Pero concern pa rin siya hanggang ngayon. Ang nakikita natin, yung pagkakaroon ng mga resistant, yung mga gamot ay hindi na tumatalab, hindi nagiging epektibo. Kaya dapat na ma-evaluate na mabuti. Yung iba, ang ginagawa, combinations na ng mga gamot. Rifampicin, isoniazid, ang daming mga combination. Kasi nga, binabantayan yung development ng antibiotic resistance. So, yung sintomas, kasi yung iba, maaring walang sintomas. Kasi meron pong klase na hindi nakakahawa. Merong latent tuberculosis at saka active tuberculosis. Yung latent tuberculosis, yan, meron kang infection, pero yung bacteria ay nananatili sa katawan in an inactive state. Walang symptoms. Ang tawag dyan, inactive TB. So, hindi siya nakakahawa. Pero, pwede siyang maging active. Kaya kahit na sabihin natin, latent TB, kailangan pa rin ng treatment. Kailangan makontrol natin yung pagkalat nito. Sa buong mundo, tinatayang nasa 2 billion ang merong ganitong kaso, yung latent or inactive tuberculosis. Yung active tuberculosis, ito yung doon sa term itself, active, pwede kang makahawa, pwedeng kumalat sa iba. Ito yung iba yung pakiramdam mo, yung iba nga pumapayat ng sobra. Ayan, yung active TB, yung mga sintomas,
ubo na usually mga buwan na binibilang, hindi gumagaling kahit na anong ibigay na, na gamot. Kasi madaming gamot sa ubo. Itong mga gamot sa ubo, usually, over the counter, mabibili nyo. So, nag-try ng napakarami gamot. Pero, hindi nasusolusyonan. Importante ma-evaluate kasi nga, maaring tuberculosis. Yung iba, pagka umubo, merong dugo. So, nandyan din yung chest pain, o kaya masakit yung dibdib kapag ka humihinga or umuubo. Nandun yung weight loss, yung fatigue, yung fever, yung pagdating ng hapon or paggabi na parang may lagnat, pinagpapawisan ng matindi sa gabi, nag-chill, saka yung walang ganang kumain. Ito yung sa active. Yung latent or inactive, walang sintomas. Pero importante na gamutin din kasi nga pwede siyang maging active later on kung pababayaan, kung magiging favorable sa kanya yung kondisyon ng katawan. Pag humina ang immune system, pwede siyang magbigay ng sintomas. Ang TB pwede ring maapektuhan yung iba't ibang parts ng ating katawan, yung kidney, yung spine, yung brain. Hindi lang kasi ito sa baga. Kaya yung mga sintomas depende dun sa kung saang organ siya pumunta. Halimbawa, yung TB of the spine pwede magbigay ng back pain. Kung sa kidney naman yung nagkaroon, pwedeng magkaroon ng dugo sa ihi. Pwedeng sa bituka, may mga ganyan. Pwedeng sa yung iba sa utak, kaya nagkakaroon ng tinatawag na TB meningitis. So, importante ito na ma-evaluate talagang mabuti. Minsan, yung iba, kinukontest na wala naman akong ubo. Pero bakit meron? Ano? Importante na pag nakita sa x-ray, kasi ang diagnosis usually by x-ray, kailangan yung gamutan kahit na walang symptoms. Kasi nga, pwede siyang maging active. Dun sa mga dapat na magpa-check, halimbawa na-expose kayo, may kasama sa bahay na nag-positive sa TB, dapat magpa-check din. Kasi yung chance na pwede kang magkaroon, medyo mataas. Kaya importante na lagi nating isaisip ngayon, personal hygiene, yung pagpapalakas ng immune system. Kasi ito, yung tuberculosis, pwede ring mapagkamalan kayong COVID. At alam naman natin, kapag nagkaroon ng ganitong problema, hihina ang immune system, so magiging active, magkakaroon ng ibang problema. Kaya talagang dapat na nabantayan. So ang dahilan nito ay bacteria. Pwedeng kumalat from one person to another sa pamamagitan ng microscopic droplets. Kapag ka umubo, nagsalita, suminga, dumura, yung pagtawa, pagkanta, pwedeng masalin sa iba. Nakakahawa, pero sabi nga, it's not easy to catch. Kasi itong ganitong mikrobyo, pwedeng yung pag nakapasok na sa baga, kung mahina ang immune system, nandun, magkakaroon ng mga sintomas. Kaya talagang dapat na mag-ingat. Kasi maaring yung isang merong latent or inactive TB, mahawahan ka, yung mikrobyo, pwedeng mapunta sa iyo. Although, sa mga research ay yung inactive, hindi nakakahawa. Pero mabuti na lang yung nag-iingat. Kaya nga, yung bagong normal ngayon, ang sabi natin, importante pagsusuot ng face mask para maiwasan natin hindi lang yung COVID, kundi yung iba pang mga nakakahawang sakit katulad nitong tuberculosis. Pero pag nagsuot kayo ng face mask, isuot nyo ng ayos. Yung covered pati yung ilong, hindi po kailangang baba ang nagpe-face mask. Kasi yung iba, masabi lang na naka-face mask, nakababa na, nasa baba na. Minsan kahit yung bibig, hindi natatakpan. Ayusin natin.
nagsabit na rin lang kayo sa tenga nyo ng face mask, kahit na yung iba nagre-reklamong nagkakakalyo na yung tenga, eh okay lang po yun. Ang importante yung pag-iingat po natin. Ito pinag-uusapan natin ay tuberculosis. Yung iba pang mga sakit pwedeng maging daan ng pagkakaroon ng ganitong problema eh. Natataas yung risk mo. Sabi ko nga kanina, ang isang naging daan sa pagkalat nito yung pagdami rin ng kaso ng HIV. Ito yung viral problem din yan, ano? Yan yung nagiging dahilan ng AIDS. Kasi yung nagkakaroon ng infection, humihina ang immune system. So, nahihirapan yung katawan na kontrolin yung bakterya. Kaya yung mga nagkakaroon ng HIV, sila yung mataas yung chances na magkaroon ng tuberculosis at pwedeng mag-progress from inactive to active kaysa dun sa mga tao na wala, na hindi HIV positive. Ang isa pang reason kung bakit isa itong problema ngayon ay yung pagkakaroon ng drug resistant strain. Ibig sabihin, yung mga antibiotics na ginagamit ay nagiging useless, hindi na mabisa. Kung titingnan natin, since mga 60 years ago nung lumabas yung mga antibiotics na ginagamit, ang mikrobyo nag-i-evolve. Nakadevelop siya ng kakayahan na mag-survive despite medications. At yung kakayahan na yun, na-transfer din dun sa iba pa. Kaya nagiging useless yung mga antibiotics. So madaming reason kung bakit nagkakaroon ng drug-resistant tuberculosis. Lalo na dun sa isoniazid and rifampicin. Kasi yung exposure natin sa antibiotics, iba-iba. Kaya nga sinasabi natin, kung iinom kayo ng antibiotics, dapat ay may patnubay ng inyong mga doktor para maiwasan natin yung mga problema. Katulad nga ito, development ng resistant tuberculosis bacteria. Meron pang iba, yung sa leprosy. Isa din yung problema. Madami na rin yung nagkakaroon ng drug resistance. Yung mga risk factor nito, pagka humina yung immune system, nabanggit ko na yung HIV, AIDS, yung diabetes, yung pagkakaroon ng severe kidney disease. May mga ilang klase ng cancer na pagka meron kang cancer, prone ka rin na magkaroon ng ganitong problema. Yung cancer treatment, like chemotherapy, nagpapahina ng immune system. Yung mga drugs na binibigay to prevent rejection ng mga transplanted organs, pwede rin magpahina yon ng ating immune system. Yung mga gamot po, rheumatoid arthritis, Crohn's disease, and psoriasis. Yan. Yung malnutrition, pwede maging dahilan ng paghina ng immune system na magiging daan para madali kang kapitan ng TB. Ngayon, sa pagta-travel sa iba't ibang mga bansa, may mga risk. Sa Africa, sa Eastern Europe, dito sa atin, madaming kaso. Sa Russia, sa Latin America, sa Caribbean. Yan kasi yung mga areas na mataas yung rates ng TB at saka yung drug-resistant TB. So medyo may mga restriction din. Ano? May mga dapat na pag-iingat na gagawin kapag ka bibiyahe. Eh, lalo na ngayon, mahirap bumiyahe kasi kailangan pa ng mga travel pass. Ano? Yung risk factor, sabi nung iba, ay yung kahirapan, yung kakulangan ng medical care. Kasi ang nangyayari, bago siya ma-diagnose, bago siya ma-treat, medyo advanced na yung sakit. Napapabilang dun sa mga casualty na ang nangyayari, nakapanghawa na kaagad sa madami bago magpagamot.
isang problema din yung substance abuse, yung hindi lang yung bawal na gamot, yung pag-inom ng alak, nagpapahina rin yan sa ating immune system. Nagiging vulnerable tayo sa tuberculosis. Yung paninigarilyo, medyo tataas yung risk na magkaroon ng TB kapag ka naninigarilyo. Kaya dapat talaga na maging maingat tayo, lalo na halimbawa sa area, doon sa lugar nyo, eh, merong nag-positive, eh, lalo na kung kasambahay nyo. Kaya talagang dapat nabantayan. Yung mga komplikasyon nandyan din eh, spinal pain. Kasi kung hindi siya gagamutin, pwedeng ikamatay. So maapektuhan yung baga, pwedeng kumalat sa ibang parts ng ating katawan. Kaya nagkakaroon ng mga komplikasyon. Pwedeng mapunta sa spinal column natin. So pwedeng magkaroon ng spinal pain or back pain and stiffness. Yung joint damage, kasi meron tinatawag na tuberculosis arthritis, pwedeng maapektuhan yung hips saka yung tuhod. Pwede ring magkaroon ng meningitis, kung saan namamaga yung membranes na nagko-cover sa ating utak. Pwede magkaroon ng tubig sa utak. Kaya ang mapapansin nyo, madalas yung pagsakit ng ulo, possible din yung mga mental changes. Kung meron kayong liver and kidney problem, pwede rin makaapekto yan eh. Kasi tandaan natin yung atay, yung bato, sinasala niyan yung ating dugo para tanggalin yung mga impurities, yung mga toxins. So pwedeng maapektuhan yung functions ng liver and kidney kapag ka ang katawan ay affected ng tuberculosis. Pwede ring ma-infect yung mga tissues that surround our heart. Pwede magkaroon ng inflammation, pwedeng magkaroon ng tubig dun sa may puso na maaapektuhan yung pag-pump ng ating puso. So it can be fatal, ang tawag dyan ay cardiac tamponade. So for prevention, kung na-test ka na positive, may mga ganyan eh. Nagpa-positive pero walang sintomas, dapat uminom ng gamot para ma-reduce yung risk at mapigilan yung development nito into active form. So tandaan natin, ang nakakahawa lang yung active. Kaya lang, pagka napabayaan nyo ang inyong sarili, pwedeng, kung inactive kayo, yung TB nyo, kung humina ang immune system, pwedeng mauwi sa active form. Kaya talagang dapat na mag-ingat. Kaya kung kayo ay merong active TB, wag nang pakalat-kalat, sa bahay lang. Dapat maganda yung ventilation sa bahay. Kasi kung laging nakakulong, tapos kayo lang dun sa loob, madaling kumalat yung bakterya. Gumamit lagi ng face mask, lalo na kung uubo, kung magsasalita, or babahing, or tatawa. Tapos, maging maingat. Kung gagamit kayo ng tissue, yan, maging maingat. Huwag kayong pakalat-kalat kung saan-saan ng mga tissue na ginamit. Itapon sa tamang basurahan kasi kawawa yung magpupulot. Kawawa yung dadampot niyan, pwedeng mahawahan ng TB. Kaya yung pagsusuot ng face mask ay importante, especially dun sa first 3 weeks ng treatment para mapababa natin yung risk ng transmission. At kung magkaroon ng medication program, kung binigyan na ng gamot, tapusin. Huwag kayong mag-skip ng doses. Although may mga cases na pinapaisap natin, pero mga 3 months. Pero hindi yung pagkainom mo, kasi usually depende sa timbang yung dosage. Kung medyo madami, pag medyo malaki ka, di mga 5 tablets. Ang nangyayari, talagang hirap na hirap inumin yung gamot. Kaya yung iba, hinihinto. Hindi po ganon.
kailangan, sabi ko, kayanin nyo muna. Tapos, i-evaluate uli. Let's say, after 3 months, titingnan kung okay na. Pero usually, ang medication takes 6 months. At sa ating gobyerno naman, ay libre lang yung gamot sa TB. Meron pong pinamimigay.